Hindi akalain ng animal lover mula Binyan, Laguna na ang mga alaga niyang Pomeranian ang makatutulong sa kanyang karamdaman pati na po sa kanyang kabuhayan. Narito ang ating KBYN Special. Mahigit 30 Pomeranians lamang naman ang pagmamay-ari ng dog lover na si David Lee Ching sa kanilang bahay sa Binyan, Laguna. Sabihin, may mga kasama kayo ditong aso? Opo, na natutulog. Sa higaan ninyo ni Mrs.? Yes po. Ilan lahat na aso ang kasama niyo sa kama? Minsan 7, minsan 8. Oh. Kasi ano po yan eh, minsan niro-rotation namin sila para hindi magselos. Opo. Tara, tuloy po kayo. Sa sobrang hands-on ni David at kanyang Mrs. na si Hazel, nilagay pa nila ang nursery at kennel area sa loob mismo ng master's bedroom para mas mabantayan nila ang mga fur babies nila. Hindi naman nakaka-disturb sa inyo habang kayo natutulog. Hindi po, mababait po sila. Mga nakapasok po dito, naka-diaper po sila. Kasi para maiwasan natin na mamaya maihi sila. Starry Rye. Hi. Hi. Bali mag 6 years ago nung na-stroke po ako. 6 years ago? Sabi ng doktor, bawal na ako sa field kasi pag naulit, baka fatal yung mangyari. Paano kasi? Pwede naman siguro mag-breed ako tapos konti-konti benta para additional sa medicine. Nag-feasibility study po ako. Nakita ko po na yung puti, medyo mas maganda yung price niya kaysa sa brown. So talagang part na ng buhay ninyo mga aso? Ay, opo. Ngayon, nagda-dialysis naman po ako. Saka kanila din po yung makakakuha ng pang-everyday na gastusin po. At pati sa pamilya? Opo, mga grocery, mga bills, opo. Yung ganyan kalaki, mga magkaan yan? Ang pricing po namin, tatlong kategory. Oh. Meron kaming pet quality, breeding quality, at saka yung pang-show quality. Oh, iba pa yung pang-show? Oo. Tutok ang mag-asawa sa hygiene at overall health ng kanilang mga pom. Araw-araw po, Mrs. Binabras? Yes po, kailangan. Sa isang aso, mga gaano katagal? Dito po nila is once a week. Once a week. Pero yung ano po nila kailangan everyday. Ibublow mo yun after ligoan. Opo. Ang negosyante at fur mom na si Mrs. Alice Gorospe ay isa sa mga nakabili ng Pomeranian kay David na naging anak-anaka niya at nanalo na rin sa mga pet competition. Biyuda kayo nang wala kayong anak. Oo. Kaya yung mga pagkakaroon ko ng Pomeranian, malaking naging tulong sa akin. Ilan ho ang Pomeranian nyo? Sa ngayon, 10. 10? Mm. Wow. Oh. Yung 3 doon galing kay David. Mm. Yun nga si Love, yun yung naging champion. Nag-champion siya 2 times. Labis na nagdalamhati si Ali sa pagkamatay ni Love nito lamang January. Grabe kasakit ka ba yan? Kasi first time ako nagkaroon ng asong nanalo. At doon ako nagka-hope na after my husband died, meron pa palang... May kapalit. Meron pa pala kapalit na kaligayahan. Para kay David at sa kanyang pamilya, labis ang ligaya na naidulot ng pag-aalaga ng mga Pomeranian na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Pag minamahal mo sila, doble ang ibabalik sa'yo. Ibabalik sa'yo. Ibabalik po nila kung paano mo sila binigay alagaan. Yung love sa kanila. Ibabras mo yun araw-araw, mahigit sa 30. Tapos, ang sabi ni Mr. Ching, yung pala ay hinahalikan din niya araw-araw, isa-isa. Kasi pag hindi mo hinalikan ang isa at hindi mo hinalikan yung pangalawa, dahil ng mga magsiselos. Maingay. O, paano kabayan? Pang personal na pet o sa negosyo, anuman ang dahilan mo sa pag-aalaga po ng mga aso, kahit anong uri ng aso yan, wala silang ibang hinihintay na kapalit. Kundi lubos na pagmamahal, pasensya, at syempre, kalinga.